Good morning guys, and good morning world, and good morning Philippines. Today's vlog, ang ipapakita ko sa inyo guys is kung paano gagawa ng mangosteen tea. So, guys, kailangan meron kayong balat ng mangosteen. Ako guys, ang ginagawa ko kasi, pag bumibili ako ng mangosteen tapos kinakain ko yung buto, yung balat niya, ginagawa ko is pina-air dry ko siya. Hindi, yung pagpapatuyo kasi nito guys, hindi siya pwedeng doon sa initan kasi syempre hindi din naman natin alam yung hangin ngayon, diba? Ano na rin siya? Polluted na rin, diba? Nang dahil sa, okay lang sana kung nasa probinsya tayo kasi mas okay yung hangin doon talaga sa probinsya. So, andito tayo sa city, hindi natin alam. Yun ang sabi nila na dapat pag nagpapatuyo tayo ng mga halamang gamot, mga halamang dahon, o kahit na ano, kailangan air dry lang talaga siya. So, ito siya guys, yung pinatuyo ko na mangosteen, na balat ng mangosteen. So, ang paggawa natin nito ng pagpapatuyo, hindi din pwedeng pag kumain tayo tapos, diba tayo, kailangan natin yung malinis na malinis, hugasan natin ng maigi, tapos bago natin i-air dry. Hindi siya pwede kasi, ang air dry kasi matagal siyang matuyo. So, ang tendency, nagkakaroon siya ng molds dito sa loob. So, ano siya, masira siya, hindi siya pangit na. So, ang kailangan lang natin gawin, huwag nating hugasan. Nung pagkatapos nating kainin ang buto, yung balat niya, i-direct na natin siyang ipa-air dry. Then, kapag ganitong tuyo na siya, yan o, tigas-tigas na, tuyong-tuyo na siya, pag gusto nyong magpakulo o gusto nyong gumawa ng tea, that's the time na hugasan nyo na siya ng maigi. Nang ganito na siya, na tuyong-tuyo na siya. So, ngayon guys, ang ginawa ko, kasi nga ako mahilig ako sa, alam niyo naman, mahilig ako sa herbal. So, ako talaga meron akong stock na ganito, 'di ba, dito sa Davao kasi ang daming mangosteen. So, ang ginagawa ko, every time na meron kaming mangosteen, ang balat niya talagang tinatago ko pagkatapos kong kumain, pinapatuyo ko na siya talaga kaagad. Pina-air-dry ko na dito sa table namin. Yung kuminsan yung asawa ko nagtataka, sabi niya, ano ba 'yan? Pero nung nagkaroon siya ng ano, ng LBM, na-admit siya ng mga siguro mga magdadalawang araw, hindi naman nawala yung ano niya, nung LBM niya. So ang ginawa ko, nagpakulo ako ng ito siya, sobrang espeso talaga siya, tapos nilagyan ko ng 5 Lipton tea bag itong pinakuloan nito, pinainom ko sa kanya. Yun lang, parang naku, parang ang bilis talaga ng nag-stop agad yung ano niya, yung seat ng LBM niya. Kaya sabi niya, hala, okay din pala. Pumunta pa tayo, nagbayad pa tayo ng kamahal-mahal na na-admit pa daw siya, tapos yun lang din naman pala ang gamot. So guys, kung gusto niyo subukan, try it. Ito guys, ang ginagawa ko sa umaga kasi is pinapakuluan ko, tapos ito ang iniinom ko na ginagawa kong tea. So magpakulo lang kayo ng tubig, pagkatapos ng pakulo ng tubig, mga 2 ganito pwede na, o 3. Tapos espeso na kasi ito siya, espeso na siya masyado, tapos lagyan nyo siya ng mga 2 baso kaya, tapos pakuluan nyo ng 10 to 15 minutes. At kung makikita nyo naman na okay na siya, okay na yung kulay niya, din stop na. Tapos, ang gawin nyo, huwag nyo kaagad itapon itong balat kasi pwede pa ito pagkakinabukasan. Then, after nung ininom nyo naman pagkakinabukasan, mga 3 beses nyo siyang lagyan ng tubig, espeso pa talaga siya. So, kung gusto nyo na everyday kayo mag-inom, pwede hanggang 4 beses ito siya. Tapos guys, kasi ang lasa nito is mapaklang, mapakla talaga siya. Ang gawin nyo lang is lagyan nyo ng lemon, or kaya depende na sa inyo yung lemon at saka honey.
Or kaya calamansi at saka honey, kasi siyempre mas mura ang calamansi, ang limo naman eh mahal, di ba? So kung nagtitipid tayo, dito na tayo sa mas mura. At saka depende na rin kung anong merong stock na sa bahay nyo, di yun ang gagamitin nyo. Kaya ako guys, ang ginagawa ko kasi nito, ayan siya, nilalagyan ko siya ng honey, eh wala nga akong limon dito, kaya itong apple cider yung nilagay ko. Diba, pampadayit, pampadayit itong apple cider vinegar. So, ang ginawa, kung gusto nyo namang gayahin, gusto nyo gawin, instead na isang basong tubig at saka 2 tablespoon na apple cider vinegar, din ang gagawin nyo na lang is itong mangustin. Magpakulo kayo, isang basong tubig, din lagyan nyo ng 2 tablespoon na apple cider vinegar at 1 tablespoon na honey. Yun. Kasi pag hindi nyo kasi siya lagyan, siyempre tayo naman kasi pag mapakla yung lasa, parang di ba ang pangit inumin. So, ang ano ko, ang kung gusto nyo, lagyan nyo siya ng honey. Kasi ako honey, nagtaka siguro kayo bakit lagi na lang akong honey ng honey. Kasi nga, lagi talaga akong may honey. Honey talaga ang ginagamit ko. Tapos, itong apple cider vinegar. So, nasa sa inyo na yun guys, either apple cider vinegar, lemon, or calamansi. Kahit saan dyan sa tatlo, okay pa rin siya. As long na pag natikman nyo, hindi siya mapakla. Kasi mapakla talaga yung lasa nitong ano, itong mangustin. So, guys, ito, nagpakulo ako. Ayan, ito siya, oh. Nagpakulo ako. Ayan, nagpakulo ako. Tapos, nilagay ko. Ganito ang kulay niya, guys. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, ganyan ang kulay ng mangustin. Ganito. Ayan, nilagay ko, sa baso ko nilagay. Kasi nga, pag sakap, hindi nyo makikita yung kulay. So, nilagay ko sa clear na baso para makita nyo na ganyan ang kulay ng mangustin kapag ano nyo siya pakuluan. Pero kung gusto nyo naman na hindi siya ganito din ka espeso, pwede naman na 5 minutes lang pakulo nyo, tapos yun, okay na yun. Tapos isang baso ng mangustin, tapos 2 tablespoon ng apple cider vinegar at saka 1 tablespoon na honey. So yun na yun ang pang ano nyo, pang diet nyo, diba? Water, instead na water, di ito na lang ilagay nyo. Maraming benepisyo ang makukuha natin dito, guys, sa mangustin. May vitamins na makukuha natin dito. Parang 4 na vitamins yun. Hindi ko lang memorize kung ano. Basta ang alam ko lang is, meron siyang vitamin E, tapos meron siyang B12, tsaka iwan ko ano pa yung iba. Guys, disclaimer lang ha, hindi ako expert about sa mga herbal medicine. Yung sinishare ko sa inyo is ginagamit ko siya. So, kampante ako na ishare sa inyo kasi nga gamit na gamit ko. So, hindi ako nagsishare at hindi ako nagbo-vlog nang hindi ko naman ginagamit. Kasi mahirap na, wala akong ma-explain sa inyo, wala akong maipaliwanag. Kasi nga hindi ko rin siya ginagamit. So, yung mga ginawa akong vlog, guys, is gamit ko talaga yun. Ginagamit ko. Diba nakikita nyo, meron akong mga tanim na mga oregano, meron akong mga lemon. Basta marami ako. Ano, kasi mahilig nga ako sa, ano, sa herbal medicine. So, guys, kung gusto nyo namang subukan, go, try lang. Kasi masarap talaga ito. Masarap siya kapag nilagyan nyo siya ng lemon or kaya calamansi or kaya apple cider vinegar at saka 1 tablespoon na honey. Masarap muna siyang inumin sa umaga. Ang sarap siya inumin sa umaga, guys, yung hindi ka pa nakakain. Yung pagising na pagising mo na uupo-upo ka lang muna, tapos instead na coffee ang inumin mo. So, ito siya ang inumin mo. Masarap siya, guys, habang nanonood ka ng balita sa TV o inom-inom ka nito, di mo lang mamalaya na ubos mo nang yung isang baso. O, di ba, guys? So, siguro hanggang dito na lang muna, guys. At salamat sa inyong panood at salamat sa inyong pakinig. At sana, guys, meron kayong natutunan kahit
kundi sa aking mga na-share na mga herbal medicine. So guys, hanggang sa muli at salamat. At kung sino pa ang hindi nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. Please like, share, at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong video. So guys, salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye! Inom tayo. Ayan. Ayan, sarap siya. Masarap na. Ay, di ba? Oh, saan ka pa?